Okay, mga kabady, sa video na to, magluluto naman tayo ng adobong igat na may gata. Hey mga kabady, ito yung lulutuin nating igat. Magpapakulo nga pala tayo ng tubig na mainit. Yan ang pangbubuhos natin dito para yung lansa niya umalsa, matatanggal. Mamaya makikita nyo. Hey mga kabady, ganito nga pala pagtanggal ng lansa ng igat. Bubuhusan natin siya ng tubig na mainit. At medyo kailangan nakalalay kahit magwawala yan. Ayan mga kabady, tumalon yung isa. Ay ako, ayaw ma-shoot. Oh, ayan. Grabe mga kabady, nangyayari. Oh. Ayan, nagwawala sila. Yung lansa niyan, matatanggal. Balikan muna natin hanggang sa sila ay bawian na ng buhay. A few moments later. Eh mga kabady, nakita nyo, namuti na sila. Yan yung lansa nila, naglabasa na. Mamaya yan, hahaguri natin para matanggal lalo yung lansa. Papakita ko sa inyo. Eh mga kabady, ito na yung igat na binuhusan natin ng tubig na mainit. Kita nyo yung lansa niya, humiwalay na. Pero lilinisan pa rin natin siya. Lagay muna natin dito sa palanggana. Pero yung lansa niya, iba, naiiwan. Tapo natin. Ngayon naman, gamit tayo ng fishnet. Kung meron kayong abo, pwede rin. Kabady, tapos na, tatapo natin. Tapos, gasan ulit natin. Wow. Yan lang ulit yan mga kabady. Nakita nyo, hindi na siya nahawakan na siya ngayon. Hindi na siya madulas. Ito nga mga kabady, nahuli namin pala to sa bukid. Ito yung mga sumisira ng pilapil ng mga magsasaka na natutuyo yung tubig kasi binubutas nila yung pilapil. Mga salot ito. Pero sa amin to, grasya. Kasi may kamahalan na rin ang benta ng kilo nito. Nasa 170 yata per kilo. Okay mga kabady, papakita ko lang sa inyo kung paano ko bibiyakin yung tiyan nito. Pero hindi ko na ipagpapatuloy lahat kasi masyadong madugo ito. Ganito lang mga kabady. Biyakin nyo lang sa gitnang ganyan. Oh.
Ayan mga kabady, biyakin nyo lang. Dire-diretso lang yan. Ayan mga kabady, ganyan lang oh. Ito mo nyo, madugo siya. Babalik na lang natin mamaya, papakita ko sa inyo pagkatapos na. Ayan mga kabady, tapos na nating linisin. Chap-chap-chapin naman natin. Ngayon naman, para doble linis, lagyan natin ng suka. Tapos lagyan natin ng asin. Okay. Natin ngayon lalamasin ulit dyan para talagang walang lansa. Katulong din yung suka magtanggal ng lansa. Okay. Tapos sugatin natin siya ulit. Ayan, mga kabady, inulan na tayo. Ayan, may kabukiran natin, lakas na ulan. Pero magiging siya. Pero pag naluto ito, napakasarap nito. Talagang tiyaga lang sa paglilinis. A few moments later. Okay mga kabady, magigisa na tayo. Lagyan natin ng mantika. Okay, unahin natin ang luya. Okay, lalagyan natin si sibuyas. Eh, hulog na natin yung igat natin. And pre, halagyan natin ang paminta. Tingnan lang natin siyang masangkot siya dyan sa glit. Okay, lalagyan natin ang kalahating tasang tubig. At lalagyan na rin natin ang ating pampalasa. Magic sarap, baka naman. Okay, takpan muna natin sa glit. Balikan na lang natin siya mga 2 minuto. A few moments later. Okay mga kabady, kumukulo na yung ating igat. Lagyan na natin siya ng toyo. Tansyahin nyo lang yung daming toyo na ilalagay nyo. Halin lang natin ng konti. Tapos lagyan natin ng suka. Okay, huwag natin haluin para yung suka hindi mahilaw. Tayin lang natin siya kumulo saglit. At lagyan na rin natin siya ng pampagana. Wala tayo ng siling sariwa kaya ito
Chili garlic na lang lalagay natin. Okay, kumukulo na siya. Pwede na siyang haluin. Ano yun mga kabady, pwede na yan. Pero papasarapin pa natin yan. Lalagyan pa natin yan ng gata. Okay, lagay na natin yung ating gata. Wala nga pala kaming fresh gata na nabili. Coco Mama. Baka naman. Masarap din naman yung Coco Mama. May Coco ka na. May Mama ka pa. Okay. Yan. Napakasarap nito mga kabady. Patutuyuin lang natin siya saglit. Okay, hindi na natin siya tatakpan para hindi makulta yung kanyang gata. Okay, ilang minuto na lang. Pwede na yang ipulutan. Pwede rin yung pangulam. Mga kabady, titikman na natin.